Oh, may event ka na ba? Gusto mo kagaya ng keso pero nakalit yung battery na? Matakas na watts ng hub at sa mas murang halaga, may 2 wheels at 3 wheels version din para sa mga mahal nating PWD o persons with disability, particular sa mga hirap makalakad. Di mo pa alam ang e-bike na yan? Sama-sama nating panoorin ang video na ito. Ang e-bike na ito ay ang Raptor e-bike ng GX Sun. Siguro ang iba ay hindi alam ang e-bike na ito dahil kulang sa exposure at promotion. Pero alam niyo ba na mas matindi pa ang specs nito kumpara sa Keso e-bike? Matagal na ito sa mundo ng e-bike sa Pilipinas. Pagdating sa pormahan, kinuha ito mula sa body ng Yamaha TTX, isang adventure type scooter. China made ang e-bike na ito na nirebrand lamang dito sa Pilipinas kagaya ng Keso. Mayroong dalawang klaseng Raptor 2 wheels. Ito ang Raptor 2.0 na may 2000 watts QS hub motor at ang Raptor 3.0 na may 3000 watts QS hub motor. Ang parehong Raptor e-bike ay naka-naked handlebar na bumagay sa pagiging adventure type niya. Umangat ang nagagandahan niyang brake fluid reservoir. Siyempre, parehas na rin, naka-hydraulic disc brake ang harap at likurang gulong. Parang Keso tanke e-bike lang. Kung hindi nyo pa napanood sa video ko ang bagong e-bike ng Keso. Ang Raptor 2.0 na may 2,000 watts motor ay nagkakahalaga ng 48,000 pesos ayon sa last year na presyo nito. Habang ang Raptor 3.0 ay may presyo na 59,000 pesos. Konti lang ang diferensya sa Keso e-bike. Partikular ang K350X ng Keso, akala nyo lang yun dahil equipped na ang parehong Raptor e-bike ng lithium iron phosphate battery. May 72 volts 20Ah na live po sa Raptor 2.0, habang may 72 volts 30Ah na live po naman sa Raptor 3.0. Para sa mga hindi nakakaalam, di hamak na mas matagal ang buhay ng isang live po kumpara sa lead acid battery. Iyan ay kung sa brand new cells ang ilalagay. Ang Keso e-bike na K350X at Keso tanke ay naka lead acid battery lamang sa stock unit. Sa speed ay mas maniniwala ko na mas mabilis ang Raptor 3.0 kaysa sa Keso K350X. Parehong may 3000 watts hub motor, ngunit lamang ang Raptor 3.0 dahil sa lithium battery nito. Sa controller naman ay mayroong CineWave controllers ang units ng GX Sun na maaaring ipa-upgrade sa kanila sa isang blood controller na isang programmable controller. Ang presyo naman ng kanilang 3 wheels Raptor e-bike na 3.0 ay 67,000 pesos kung hub motor na 3,000 watts ang ilalagay. Samantalang 75,000 pesos naman kung differential motor na 1,200 watts ang ipapalagay. Na-share ko ito para sa mga mahal nating PWDs na gusto rin mag-e-bike pero maporma na unit ang hanap. O kaya ay para sa iba na may takot sa pagmamaneho ng 2 wheels. Kung ako ang tatanungin, mas mainam ang differential motor para sa 3 wheels upang sa pagkakataon na isang gulong lamang sa likod ang nakalapat sa lupa ay umandar pa rin ang unit kumpara sa hub motor na 3 wheels na either sa kaliwa o kanang bahagi nakapwesto ang hub. Lahat ng units ng GX Sun ay customizable din. Kung gusto mong padagdagan ang baterya o mag-upgrade ng controller na programmable, sa kanila na mismo ito ipapagawa. Goods ang e-bike na ito pagdating sa specs. Pero asahan natin na walang perfect e-bike sa ganyang presyo. Kung kayo ay may dagdag na input sa unit na ito ng GX Sun, ay paki-comment na lamang sa baba. Credits pala sa may-ari ng mga pictures ng nagagandahan nilang Raptor e-bikes. Hindi ko po inaangkin ang mga pictures. Nais ko lamang po na ipakita sa mga manonood ang e-bike na Raptor ng GX Sun upang isa ito sa kanilang pagpilian. Kung isa kang e-bike user, gusto mo bang puro Keso e-bikes ang kasabayan mo sa kalsada? Kung kayo ay interesado sa Raptor e-bike na ito na may lithium iron phosphate battery na, maaari siyang mabili sa G. Araneta Avenue, Talayan, Quezon City.
yan lamang ang nag-iisa nilang branch. Mag-inquire na lamang kayo sa kanilang Facebook page kung may dagdag pang katanungan. At kung kayo ay may natutunan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aking channel. At pakiclick na rin ang notification bell para maging updated ka sa e-bike facts, updates at tips. Marami pong salamat sa panonood!